What's up guys? So nandito tayo ngayon sa Clark Global City. Ang pupuntahan natin ngayon ay si Fairground Subdivision. Nasa 10 to 15 minutes from here, no, kung dadaan po kayo sa Esitec. So, and of course, meron tayong Clark Medical City. So, kung concern po natin yung sa health natin, marami pong mga work na pwede nyong pasukan na pwede tayong mag-apply ng work dito sa mga BPO company dito sa West Aeropark. Ayan po, ayan, mga, marami pong mga company yan, yung mga Task Us. Ayan. Of course, kung naghanap naman tayo ng house and lot na pwedeng i-avail, no? Through monthly. Ito po yung pupuntahan natin ngayon, yung Fairground Subdivision. So, si Fairground Subdivision po, yan po ay mga 9 hectares lang po siya. Maganda po dyan ay napakaliwalas yung daan niya. Mayroon siya mga sidewalk, ayan po. At yan po yung pupuntahan natin. So, gagawa po ako ng time-lapse para makita ninyo yung location kung gaano siya kalapit, yung Fairground Subdivision to Clark Global City. Dadaan po tayo sa Esitec. Ayan, mabiga exit. Mga 6 pesos lang po yung babayaran po natin sa toll fee. So, ganun po siya ka mura, no? Pupuntahan na natin yung Fairground Subdivision. So, nandito tayo sa West Aero Park. Papakita ko sa inyo kung gaano lang siya kalapit doon sa pupuntahan nating mga bahay. So, let's go! Isa sa mga maganda dito sa papuntang Fairground mula dito sa Clark Global City ay madadaanan natin yung Clark PNR Station. Ito po yung from Manila to Clark Railways. Ayan po siya. At 5 minutes na lang mula dito papuntang Fairground. Let's go! So dito tayo ngayon sa kanto ng Mawake Road. Ayan po, naka-close po siya ngayon at under construction. So ikot po tayo sa kabila. Pero dito po, pagkatapos nito, dito po yung daanan papuntang Fairground Subdivision. Ginagawa pa lang po siya. Ayan po, so dito po yung daanan. Ito po yung landmark natin, JR Bank. Tsaka yung Western Union. So dadaan po tayo sa kabila para mapuntahan yung Fairground Subdivision. Siguro mga nasa 3 weeks lang gawa na po ito. Tuyo na po yan. Nakapasok na tayo, nakaikot na tayo. At kanina, dun po ako nakatayo. So, umikot lang po ako. So, ngayon, didiretsoy na po natin. Ginagawa na po yung ating daan sa may Mawake. Ayan, baliko. So, didiretsoy po natin yan papunta doon sa Fairground Subdivision. So, tara! Alright, so nandito tayo sa Fairground Subdivision. Sa main road, meron pong mga sidewalk na katulad nito. Mga nasa 13 feet po yan, bawat side. At yung ating daan naman is nasa 10 meters wide. Pupuntahan na po natin yung mga model house. Okay, so unahin ko lang po yung ating Luis model. Ito po yung pinaka bestseller natin na unit dito sa Fairground. Itong mga unit na to ay wala po siyang katalikuran. Yung likod po nito ay nasa perimeter fence. So, napakaganda po niya. At yung presyo po nito ay ito po siya. At kung gusto niyo naman po ng updated computation, yan po ay sample computation lang. Baka napanood niyo po yung video na yung mga 1 month or 1 year na, ay pwede niyo po kong tawagan sa number ko sa ibaba para ma-update ko po kayo sa current price po niya. So, meron po itong dalawang CR, tatlong bedroom, at meron po itong sukat na 75 square meter. Meron din po tayong mga 80 square meter na sukat. Sa ngayon po, ay meron po tayong mga bagong na open na blocks.
na ito po yung mga nakatayo. Available po yung end unit. Meron po tayong 119 end unit, or kung gusto nyo nasa corner, so meron po tayong mga na-open sa ngayon. Kung gusto nyo na presyo nyan, pwede nyo po akong kontakin, kasi depende po sa lot area yung magiging presyo ng bahay. So sa ngayon, papasukin muna natin yung layout sa loob. Okay, so guys, nandito tayo sa Luis model natin. Yung mga nakatayong pong ito ay meron na po siyang nagmamay-ari, no? At si Fairground Subdivision po, ang developer po niya isama sa ito, hindi po siya by batch yung pagtayo ng bahay. The moment po na pag natapos niyo na yung down payment ninyo, ay doon pa po it start na po yung pagtatayo ng bahay. So hindi po siya by batch. Then waiting na lang po tayo noon. Pag natayo na po yung bahay, doon na po kayo mag-start ng payment sa financing natin. So pwede po ito sa bank, pwede po ito sa in-house, or pwede rin po siyang ipag-ibig financing. Ayan po. Sa harap po niya ay meron po tayong carport. Ayan po. 75 square meter po ito. So meron po tayong 80 square meter. Meron din po tayong 119 square meter. Depende po sa available. So kontakin nyo lang po ako. So ang paggawa po ng bahay ay ganito po siya. Ayan. So dito po, naka-tiles na po yung flooring. Ayan. At kung makikita nyo po, side by side bintana. Yung second floor po niya ay buhos, semento po yan. At mayroon na po siyang nakaabang na mga socket, no? Para sa, or outlet para sa kuryente natin. Nakapintura na rin po ito kapag titirhan niyo na po siya. May mga, ayan, saksakan po tayo. 16 by 16 na po yung tiles. Ayan po. Okay, so ang pagtayo ng bahay po natin ay conventional. Ayan. Yung CHB po natin na ginamit dito ay 6 inches yung kapal po niya, no? So, standard po. Okay? Ito po yung lababo. Nandito naman po yung CR. So, meron na po siya ditong sink, table, toilet bowl. Ayan po. And meron na rin po siyang shower. So, ready na po ito, no? Datirhan. So, ito naman po yung ating hagdanan. Gawa po yan sa semento. Ayan. So, railing po natin ay kahoy. Ayan. So, pwede nyo siyang ipa-improve. Okay. At, ang maganda po dito sa Luis model, townhouse po siya, pero yung likod po niya ay, ayan, spacious pa. Malaki po yung space niya. So, mula dito, ayan, sa poste na yan, hanggang dito, and then kung makikita nyo yon yung firewall niya hanggang dun. So dito po is main road po natin. So ito po yung maganda sa Fairground Subdivision ay meron po siyang mga extra na lot for pedestrian. Okay, alright, so pwede nyo po siyang ipa-extend. Ayan, ipa-extend. Okay, pwede po tayong mag-alter dito. So, magkwasa lang po kayo ng design. Then, ipa-approve po natin sa engineering office. And then, kapag na-approve, pwede na po natin siyang i-tirhan. Okay? Or ipapagawa. Okay? So, yung ating flooring naman po ay gawa po siya sa vinyl. Okay? And, makikita niyo po hanggang doon yung ceiling. So, meron po tayong 3 bedroom po dito. So, ito po yung una, pangalawa, at pangatlo. So, dito po, yung unang bedroom. So, katentaman po yung laki. Pwede po single bed. Alright? So, naka-partition na po ito. Wala na po kayong papagawa. Titirhan nyo na lang po siya. Then, meron po tayo dito. Ayan. So, ito po yung ating, ayan, second bedroom. And,
Ito naman po yung ating master bedroom. Sa master bedroom, yan. Medyo may kalakihan po itong master bedroom natin dahil meron po siyang banyo. So, hindi mo na kailangan bumaba para mag-CR. So, meron na po siyang shower, toilet bowl, yan. Okay. Bali, ready na po siya. Ayan. Alright. Yan naman po. Ayan. So, pwede niyo po siyang ipa-extend. So, mula doon, sa poste na yon, yun po yung property line po ninyo. So, pwede niyo siyang lagyan ng terrace po dito pagka nagka-budget po. Okay, ngayon naman po ay papakita ko po sa inyo kung paano ginawa yung ating mga Lewis model. So, gawa po siya sa conventional. Ayan, hollow block po. Dito naman sa area na to, ito yung perimeter fence na sinasabi ko. Dito itatayo yung ating mga Lewis model. Itong maganda sa Lewis model natin ay wala po siyang katalikuran. Kung makikita nyo, yung mga dumadaan na yan, yan po yung Mawake Road. So, yan po ay very accessible. Dahil meron po tayong ayan, gate po sa kaliwa ko. At of course, kung mapapansin po ninyo, yung kulay yellow po, yung kulay yellow, yan po yung mga end unit. So, kaka-open lang po nito. So, kung gusto nyo po na medyo malaki po at nasa corner or end unit po kayo, ngayon po yung time na i-avail nyo po siya, no? Dahil mabilis lang po itong maubos. Malapit lang po tayo sa Clark Global City. Yan po. Wala na po kayong gagawin po dyan. Wala po na kayong papayusin dyan. Meron po yung 3 bedroom. May 2 bathroom na po siya. Complete. At meron po siyang space sa likod at space po sa harap. Yan po yung ating Lewis model. So, okay, so nandito tayo sa Fresca model natin. Kung makikita niyo sa likod ko, yan po ay duplex. Loof type po siya. Pwede po siya sa mga bachelor natin. So, meron po siyang sukat na 67 square meter. Yung floor area niya is 24. So, pwede niyo po may extend sa harap, may extend sa likod. Kasi po, ito po ay pwede po siyang i-alter. Pwede po niyong lagyan ng terrace sa taas. So, nasa sayo niyo po kung anong pwede niyong gawin sa design dito. Right? So, kung makikita niyo, yung frontage area po niya ay kasya po dito. Yung Vios, yan. Kasya din po dito yung Avanza at Innova na sasakyan. So, ito po ay duplex model, Fresca unit. Ayan. Yung partition po niya dito, ayan, hati po kayo sa gitna. So, hindi po kayo nakadikit doon sa kabilang bahay. Right? And yung type ng bahay natin ay box type. Ito po yung mga modern design na bahay na kung saan kahit gaano ka lakas yung hangin, eh hindi po maapektuhan yung ating bubong. Kasi naka overlap po yung firewall natin. So, pwede nyo po siyang lagyan ng terrace dito para sa pang kwarto. So, nasa sa inyo po kung ano yung gusto yung design. So, yung floor area po natin dito is nasa 24 square meter. Upon turnover po ay 60 by 60 yung tiles. Yung jump po natin, ito po yung kahoy. And yung door na po natin, ayan, yung door. Katamtaman po, nasa standard size po siya. Ito po yung sa loob niya, ayan. Yung sa taas po ay lofted. So, one bedroom po ito. Ginagawa ng iba po is pinapa-extend na po nila dito. Okay, para magiging dalawang kwarto sa itaas. Okay, so, ito po meron na rin po tayong naka-tiles na kitchen sink. Okay, at of course, yung mga bitana po natin ay jealousy. Pwede nyo pong palitan po yan ng sliding glass door. So, nasa sa inyo po yun, no? Kung anong pwede nyo gawin pa. And, ito po yung ating toilet and bath. Meron na po siyang toilet and bath. Meron po siyang bowl na kasama at zinc. May shower na rin po yan, naka-tiles, at meron na rin siyang ceiling. Makikita po ninyo, ang second floor po natin ay gawa sa bakal. So, yung hagdanan po natin ay gawa din po sa bakal. At ang yung base po niya,
cement na po. And mayroon po siyang bintana po dito. Yeah, pwede niyong ipa-upgrade na into sliding glass door. Or kung ganyan man, pwede na yan, no? And yung step na hagdan natin, hindi mas kaya ng katarikan. Ito po yung second floor. Painted na po yung ating turnover dito. At meron po tayong ceiling na gawa po yan sa parlings. At hindi na po siya kahoy yung ginamit. Okay, may bintana po tayo dito. Meron po, po tayong extension. Pwede po tayong mag-extend doon. No? Sa inyo pa po yan. Okay? So ngayon po, ang maganda po dito sa Fresca model natin ay meron po siyang space po sa likod. So titingnan po natin ngayon yung space natin sa likod. Okay? Ayan po. Yan. So hindi po siya dito lang, no? Hanggang dito po siya. Ito po yung to, yung ano na po ito, no? Yung host na yan. Mula po dyan hanggang dun. Okay? Dun sa parang plywood na yan. Okay? Then, didiretso po siya doon. Okay? So, ito po yung space na to. Sa iyo pa po yan. Sa inyo pa po yan. Right? So, yan. 24 square meter po yung floor area po niya. At meron po siyang lot area na 67. Meron dito yung mga Fresca model dito na mga 75 square meter, 80 square meter. Okay, so sa presyo naman ng ating Fresca model, magkakaiba po yan. Depende po sa lot size ng lupa. So itong for sample computation at para mayroon lang po kang idea kung magkano po ito, ito po yung computation niya. Ayan. At kung napanood nyo po yung video na to ng 1 month na, 3 months, or 1 year, pwede nyo po kong tawagan sa number na to para i-send ko po sa inyo yung updated computation. Kasi every quarter po, yung tumataas yung mga ganitong, tumataas yung property po natin. Kung naghanap ka naman ng malaking area ng lupa, ito si Villicia Model. Si Villicia Model ay mayroong 4 bedroom at meron siyang 150. Pwedeng-pwede po ito sa 2-carport. So, right. So, ito po yung bagong tayong Villicia model po natin. Ito po ay mayroong nagmamay-ari po niyan. Ongoing pa lang at hindi pa tapos yung pagkagawa ng bahay. Alright? Okay. Yung lot area at kung sisentrahan po niyan, kung mayroong kayo makikitang guhit, hanggang dyan po yung property line po. So, pwedeng-pwede po siyang 2-carport. So, pasensya na po kayo at maipapakita ko po sa inyo yung during construction pa lang po nito. Ito po ay sold out na at yung ating model house po kasi ay hindi po siya available ngayon. Pero at least mapapakita ko po sa inyo yung actual mismo at yung bago mismo paggawa. Para at least malaman natin kung paano po siya ginawa at kung ano yung mga materyales ang ginagamit po nito. So, meron po siyang frontage na 5-6 meters. Malaki po yan. Pwede nyo pong ipa-extend yung terrace ninyo. Ayan. Yung available naman po nito, yung next po nitong bahay na to. No, yung yan, pwede po nyo i-avail yan. Okay, pasukin pa natin sa loob. Okay. Right, so ongoing pa lang po yung ating bahay. Kaya may maro pa tayong mga gamit-gamit dyan. Ganun pa man, ayan, yung pag-turnover po nito ay tiles na po siya. Alright? Meron na po yung window glass. Alright, so ito po yung actual mismo na bahay, ang turnover. Alright? So ongoing pa lang po yung ating ginagawang bahay ngayon. Pero at least meron na po tayong idea kung gaano po siya kalaki, no? Alright? Ang maganda po dito sa Villicia model ay meron po siyang bedroom po dito. So para po ito sa mga yan. Okay. So then check po natin yung okay, so dito po tayo sa likod. Yan, meron po siyang space po dito. Mula po dito sa firewall
hanggang dun sa may guhit na yon, sakupapunin niya yan. At ang available po nito, so 150 square meter po yung lot area niya. Ito po yung katabi. Mula po dito, yung sa guhit na yan, okay, hanggang dun po sa guhit na yon, kung makikita nyo po yan, yan po available po yan. Okay, so meron din dito po yung ating kwarto. Yan, 3-bedroom. Yan po siya. May kalakihan po yung ating mga rooms. Yung window po natin. Yan, aliwalas din po siya. Okay. Okay, ito po yung ating isa pang bedroom or bedroom number 3. And then yung ating bedroom number 4, ito po ay may access sa may access po sa bathroom. Ayan, no? Malaki po ito. And meron din po tayo ditong terrace. Yan. Ito yung ating terrace. Okay. Okay, pa-flash ko yung presyo nito sa screen. Yan. Again, pwede nyo po akong tawagan para makuha yung updated computation ng bahay na to na Sibilicia model. Para sa mga naghahanap ng lot only at meron kayong sarili ninyong design, si Fairground Subdivision po ay meron pong lot only, no? Residential lot only na pwede ninyong pagtayuan ng sarili ninyong design na bahay. Ito po ay installment via Pag-ibig, in-house or bank financing. Ang maganda po nito, kami na po magpa-process lahat. Provide niyo lang po yung mga documents po ninyo. So, sa mga na-open ngayon na mga lot only is ito po. Yan, 173. Yan po ay corner lot. Of course, kung napanood nyo po yung video na to, 30 or 3 months, 1 month, or more than a month na, or even a week po, no? So, hindi ko po na sure kung available pa po ito. So, pwede nyo po akong ulit tawagan para confirm kung available po yan. Or mag-set po tayo ng 3P. Ito naman po yung ating amenities na pwedeng i-enjoy dito. Meron po tayong swimming pool. So, meron po tayong children's playground. Meron po tayong pavilion. So, malaki po ito, no, na pwede nyong ganapan ang okasyon po ninyo. Yan, pwede po. Okay, ngayon natapos na natin yung ating house or virtual tour dito sa Fairground. So, kanina pinakita ko sa inyo yung Lewis model natin. Fresca, yung lofted type na bahay. Lot only at yung Sibilicia model. Dito po pwede po natin kunin through in-house financing, bank at Pag-ibig financing. Kami na po lahat mag-process ng mga documents po ninyo. Provide nyo lang po lahat yung mga requirements. Ngayon, I-invite ko po kayo na pumunta dito sa Fairground Subdivision. It's for free po. Tingnan nyo po kung ano yung mapifeel ninyo sa environment, kung mapifeel ninyo sa location, sa bahay, sa community, no? Maganda po na mag-set po tayo ng site tripping at pwede nyo po akong tawagan sa number ko. Ito po siya, 0921-538-449. I'm very happy po. And I'm very excited na makilala po kayo at matulungan ko po kayo na maka-avail dito, no? Muli, ako nga pala si Kuya George sa mga Tangay Realty. Dream home you deserve, people you trust. See you po and God bless.